Tropa, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, meron na naman tayong isang content na sana makatulong sa inyo mga katropa. Magbubuo tayo ng automatic transmission step by step. Mention natin yung mga name nila para magkaroon kayo ng idea sa mga name parts ng ating automatic transmission na CX9 model ng ating ang ating transmission mga katropa. So, siyempre, bago yung lahat mga katropa, maraming salamat sa pag-support sa aking channel, lalong-lalo sa mga subscriber, YouTubers, viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell, hit yung ang call na bell para lagi tayong updated sa ating mga bagong video mga katropa. Baka sakaling makakuha kayo ng idea pag kayo na yung gagawa mga katropa. At sa mga beginners, baka sakaling makatulong sa inyo sa mga gustong matutong mag-overhaul ng automatic transmission mga katropa. So, siyempre, di mawawala yung shout out natin sa mechanic group yan, sa admin kay paring Louie, kay paring Janjan yan, sa mga member shout out sa inyo, sa mga admin ng ibang group shout out sa inyo mga sir yan, saka sa mga member yan shout out. Stay safe tayo lagi mga sir. So ngayon si-share ko sa inyo kung paano natin buuin yung automatic transmission step by step at may mention natin yung kanilang mga name para magkaroon kayo ng idea mga katropa. So let's go. So mga katropa, ito yung sample ng ating ano. So meron siyang piston seal dito. So natanggal ko na mga katropa. Meron akong video, ilalagay ko na lang mga katropa kung paano natin tanggalin. So tatanggalin muna natin yung mga piston seal mga katropa. Tapos lilinisin natin yung mga parts. Press in lang tapos meron siyang snap ring. Yung piston tapos meron siyang seal, yung mga seal niya, yung return spring. So ano yan, silinisin natin yan mga katropa.
So ayun, ganun lang yung pagtanggal ng ating mga piston seal, mga katropa, sa ating component. Tapos meron pa siya siyempre yung mapakita ko siya yung merong piston para alam niya. So ito, piston pa rin yan. Piston pa rin to, yung mga katropa nandito yan yan. So ngayon mga katropa, yung gagawin natin, papalitan natin sila ng mga o-ring, yung ating bubuin muna natin yung mga piston tsaka o-ring yung mga katropa tsaka itong seal na ganyan, piston seal, bubuin muna natin yan bago natin i-assemble mga katropa. So ito, pakita ko sa inyo kung paano natin na papalitan ng mga o-ring tsaka paano natin ikakabit yung mga piston seal mga katropa. So unahin na natin dito sa C2 yan. So meron syang dalawang o-ring mga katropa, yan. Meron syang dalawang o-ring. So nandito siya, yung dalawang o-ring yan, yan. So papalitan natin yung o-ring. So meron syang o-ring na isang medyo mataba, meron syang o-ring na payat. So pagtatanggal naman mga katropa, gagamit na ako ng matulis na bagay para masungkit natin yung or ipipress lang natin na ganyan, yan. Dito siya, yan. Yan. So baka magkamali kayo, dalawang slot kasi yan, yung isa para sa lock, yung isa para sa o-ring. So syempre dun tayo sa o-ring, yung pangalawang line. So meron pang isang o-ring, tanggalin na natin. So ipipress nyo lang ganyan, yan. So kukitin ko siya kasi hindi makapas. So ito yung isang o-ring na mga katropa. So ito yan, dito yan. Tapos yung isa, ito yun. So siyempre una natin ilalagay ito mga katropa. Paglalagay ganun din mga katropa yan, ganyan lang. Paglalagay iaano nyo lang ganyan, medyo lalaroin nyo lang ganyan para lumapat mga katropa. So ganun din dito sa pangalawang line, kasi dalawang line yan, yung unang line para sa clip, pangalawang line para sa kanya na yan mga katropa. So i-double check nyo mga katropa ha. So natapos na tayo dito sa C2. Ito yung C2 mga katropa, yan. Next tayo sa C1 yan. Ito yung C1 eh. So lagay muna natin dito. Mamaya natin i-ano tong piston seal. So unahin lang natin yung mga o-ring mga katropa. So may o-ring, tanggalin muna natin to. So maging maingat tayo sa bearing ha mga drop. So mayroon siyang o-ring din sa loob pa rin, saka dito sa side dito, dalawang o-ring nya. So ito yun, C1 clutch. So pag bumili tayo ng rebuilding kit, makakita naman natin yung mga nakakaano dyan. So ito yun. Pagkatanggal, ganun din mga katropa. Ipress nyo lang ganyan. Tapos, pag medyo ano, sikwati nyo lang na matulis na bagay yan. Medyo matigas na yung o-ring mga katropa. Kaya, medyo mahirap ng tanggalin. Yan. So ito, medyo matigas na yung o-ring. Yung isang o-ring na dito sa bilid dito.
Medyo matigas na yung uring mga katropa yan. Oh, ito yung pagkabinen ko yan. Matagal bago bumalik. Yan pa lang malalaman natin na matigas na yung o-ring. So pag matigas na yung o-ring, pwedeng magkaroon ng leaking mga katropa kasi hindi niya na nasishield yung piston. Yung pressure pagpasok ng ano, lulusot na mga katropa. So yan, palitan natin ng bago. So pagsusukat naman ganyan lang yan. Ito yan, nag-vent oh. Hindi na bumalik oh, tagal oh. Ito, i-vent ko ah. Oh, balik agad. So yan. Ito, ito. Big shock pa dyan. Situ. So next natin yung C3. Yan mga tropa. Pwede sa dalawang o-ring. So yung ano yun, nasa loob pa rin mga, yung isa nasa gilid na yan mga tropa, dito sa gilid. So i-press mo lang ganyan. Ang tigas mga katropa. So yan oh. Wala na, matigas na mga katropa yan. Yan. Tapos ganun din, meron din yung isa rito. Tigas na rin oh. Kaya mahirap i-press. Ito. Tigas na rin mga katropa. So kapit natin yung bago. So papalapatin lang ganyan lang mga katropa. Tapos yung sa loob. Yeah. Siyempre mamaya lalagyan natin ng ATF yan pag pagkukumpleto na natin mga katropa, ilalagay natin yung piston seal. So yan, mapalitan na natin ng mga o-ring. Ito yung kanyang parts. So matitigas na mga katropa yan oh. Oh. Yan yung mga ano, pag hindi nyo pinalitan yan, isa sa pwedeng panggalingan ng shift shock kasi nga yung pressure, pagpasok ng pressure hindi nya na kayang i-shield, so tatagas lang, magkakaroon ng shift shock, biglang mawawala yung pressure, kaya nagkakaroon ng shift shock yung automatic transmission. Pressure bigla, tapos bigla magre-release, so shift shock mga katropa. So yun, so di pwede, dapat naka-shield, solid na solid para walang shift shock. So dito naman tayo sa brake piston. Dito naman tayo sa brake piston. Yung sa pinakahuling ano na sa may katabi ng N-class ng C1 C2 yan. So ganyan din yan. So meron din ang dalawang o-ring inside and out. So yan, D2 brake clutch. Hindi ka patamo ba kami? Pa ito brake face. Uduh, ada ito screwdriver saja. Helix flip flat. Ini ya. Jangan ini. Baik. So itu yang kanyang o-ring mga katropa. Nang B2. So loob.
So yun mga katropa, yung ating B2 brake. Pag sinabing B2 brake, pag sinabing C1, C2, C3 clutches yan mga katropa, sa may clutch component yan, yung mga moving yan. Ito brake piston. Unahin natin lalagay itong piston seal mga katropa. So, ingat-ingat natin sa paglalagay, baka masira natin itong rubber. Ayan. Next natin yung ganyan. The trans spring. So, sa trans spring, merong name. B. Sa taas yung B. Tulad natin itong isa niyang piston seal. So, kailangan natin i-press. Natin yung tip. Make sure lang natin nakapasok mga katropa yung clip. Bago natin na release. So, nakapasok na siya, release na natin. So, tapos na yung ating C2. Yung bearing sa likod. So, next tayo. So, next tayo, C1 mga katropa. So, siyempre, kailangan yung o-ring nasa ayos. So, kakabit muna natin itong piston mga katropa. So, titingnan lang natin. So next natin yung return spring. So meron na naman siyang A. Tapos yung piston seal. So, gamitan din natin ng special tools.
natin yung snap ring. Release natin dahan-dahan. So yun mga katrapa, tapos na lang ating dito. Siyempre may washer dito yan na kalimutan. Next. So next natin yung C3. Siyempre kabit muna natin yung make sure na merong pampadulas mga katropa para suwabi yung pasok. Sisihin na lang natin yan. Yan. Okay natin na din ha. Spring ulit. Return spring. So, C naman siya. C3. C. So, return spring. So, hindi pwede magkabaliktad yung ano nga. Yung laban niya, ito. Yung laban pababa. So, hindi pwede yung ganun, mga katropa. Dapat ganyan. Nakalaban. So, tingnan nyo yung paligid. Baka may pumayod din sa ano. Tapos natin yung C3 mga katropa. And so tapos na natin nabuo yung mga piston o-ring mga katropa ng ating component na C2, C3, C1. So ngayon bubuhin naman natin yung another component niya, yung clutches. So sa clutches naman mga katropa, bago kayo magbuo, susukatin nyo muna yung old clutch saka yung new clutch. So halimbawa ito is 1.5. So dapat 1.5 din or 1.5 something yung inyong clutch na bago mga katropa. Para malaman nyo kung malaki ba yung kain ng clutches, yung pudpud niya mga katropa yan. So ngayon bubuhayin natin yung ating C2 muna mga katropa. Siyempre ito yung kanyang clutches. Ating bagong clutches.
Tingin mo kayo yung plate. So, binasa na natin ang ating ATF. So, sa pagbubuo ng flat case, mga kapropa, meron tayong ano. Once na ginanyan nyo yan, makakarandam kayo ng talim dito sa kabila. Yan, tulad nito, walang talim yan, mga kapropa. Hindi siya maano. Pag hinaplus nyo ng ganyan, walang talim. So, pagka dito ko hinaplus yan, parang sumasabit sa daliri ko, mga kapropa. So, yung magaspang na salat, lalagay natin sa loob. Para pagpasok ng ibang gear dito, hindi sasabit. Kasi ito madulas. Dito laban, mga katropa. Yan. So, para sa akin, ha, yung walang talim, nilalagay ko sa ano, kung saan yung may papasok yung ibang component dito. Para hindi sumasabit, para mabilis pumasok, mga katropa. So, yun, mga katropa. So, ngayon, plate muna tayo. So, ito yung plate. Yan, tapos clutch. Plate ulit. Clutch. So, ito yung talim. Oh. So, walang talim, lagyan natin ganyan. Plate. Clutch. Ito matalim. Ito walang talim. So, balik tayo ulit natin. Plate. Clutch. Plate. So, dito sa itaas na plate, hindi pwede magkabalita dyan. Yan. Mala, mapapansin nyo naman, meron na kaumbok. Dito ay may gasgas ng, may bakas na ng clutch. So, yan. Tapos, yan. Tapos, clip. Yan. So, mapapansin nyo, puro tama. Ibig sabihin ng puro tama, puro sa loob yan. Yan, ganyan. Pero okay lang na magkabalita, wala namang problema, mga katropa. Tapos, kakabit na natin yung kanyang click. Ah, so, tapos, yan. Tapos, tingin natin. So, maganda naman yung ikot, mga katropa. Yan, oh. Huwag lang yung sobrang higpit nito, mga katropa. Yung wala siyang clearance. Ayan, oh. Meron siyang clearance, oh. Hmm. Huwag lang yung pagkakabit nyo ng ano. Pag inikot yung ganyan, ayaw umikot. So, ibig sabihin yan, walang clearance, mga katropa. Maninikit, masusunog lang, mga katropa. Yan. So, tapos na tayo sa C2. Tama na. Ito C1. So, ganun pa rin yung ano, mga katropa. So, plate. Clutch. So, ganun pa rin. Ganun yung talim. Ayan. Plate. Clutch. Plate. Clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate. Plate. Clutch. Plate. So, lock. Clip.
clearance. Ito yung clearance, mga katropa. Ikot naman. So, tapos na tayo sa C1. So, meron siyang apat na klat. So, plate muna. Klat. Plate. Klat. Plate. Lots, plate, lots. So make sure na nakababad yung mga clutch test nyo, mga katropa. Plate, lock, so medyo malalim. Ang gagamitan natin ng screwdriver. Ayan, tutulak lang natin, mga katropa. So ayan. So tetestingin natin. So, okay naman yung ano, mga katropa, yung clearance. Ayan, dito lang malalaman na natin 'yan. Ayan. Hindi siya maluwag, hindi siya mahigpit, mga katropa. So yun yung tandaan nyo, basta may clearance. Tsaka yung rebuilding kit kasi na Alto, mga katropa, quality yan at standard yung mga size ng kanyang clutch case. Yan. So tapos na natin yung ating C3. So ito naman yung sa clutch niya sa brake. Yan. So mamaya natin ikakabit yan, mga katropa. Yan. So nakababad siya mga 2 days kung binabad yung mga yan. So tsaka ito yung kanyang kickdown brake. So ngayon, natapos na natin na assembling yung mga component niya, mga katropa. Ngayon, ipapasok na natin sa housing, mga katropa. So ikakabit na natin itong piston brake, mga katropa. Ayan. Siyempre iyano muna natin sa ATF yan. Lulubricate muna natin. So lulubricate na natin, mga katropa. So dahan-dahan lang natin kakabit, mga katropa. Nakakabit na natin piston. Ngayon nakakabit na natin itong siyempre yung return spring niya, mga katropa. So siyempre, mga katropa, kailangan natin diinan yan para makabit natin itong kanyang clip. Yan. So medyo matigas. Pwesto muna natin.
pwesto na siya mga katropa. Didiin na lang natin yan. So nakabit na natin yung return spring mga katropa. So kabit na natin yung C2. So ito yung C2 components. Ayan. Tapos ito naman yung planetary sand gear. Siyempre susunod natin yung second brake clutch and plate. Ayan. Yung kanyang clip. So yun, nakabit na yung ating C2 tsaka yung brake clutch brake piston. So kakabit na natin yung rear planetary gear components mga katropa. Ito yung pinakamasaklat ikakabit mga katropa. So kakabit na natin yung rear planetary component mga katropa. So hiniwalay ko yung one-way clutch nya. Mukhang mahirap ikabit kapag mayroong one-way clutch. So try natin ikabit ng walang one-way clutch. Try natin na ikabit na ganito lang.
Kaya natin ay kabit na ganito lang mga katropa. Medyo mabigat kasi ito. So nakakabit na yung ating sun gear. Ayan. So kasi dapat nakakabit sa mga flats yung ano nito. So maraming ikot. So nakabit na natin yung C2, yung brake piston, brake clutch, saka yung rear planetary gear component. Ito yun, nandyan na yung sun gear, nandyan na yung carrier, ito yung rear. So ito naman yung one way clutch component. So ikakabit na natin yung counter driven gear. So kakabit natin yung counter driven gear. So kakabit muna natin yung sensor. So yung washer niya mga katropa dito sa ilalim ng sensor. Hindi siya pwede dito sa ibabaw ng sensor kasi sasayad na yung sensor dito sa gear. Kaya dito siya sa ano, sa ilalim. So kabit natin itong pipe, napalitan na natin ng o-ring mga katropa.
So ayun mga katropa, nakakompleto na natin yung spring niya sa shifting. So higitan na natin yung kanyang mga bolt. So ayan mga katropa, so next na natin yung kanyang gear. Ito ang makalimutan natin mga katropa. Nakabit na natin yung output. So, yung parking foul niya mga katropa. Ngayon kapit na natin yung thunder input drum. Yan. Yan. So, ngayon kapit na natin itong clutch component C1. So ito yung C1 mga katropa. Kailangan bago nyo ikabit mga katropa yung mga plato. Pantay-pantay na yan. So, huwag kakalimutan yung mga washer-washer mga katropa. So, next natin yung ating drum. So ayan mga katropa, yung ating brake band, kick down brake. Yan. Sunod natin yung ating front planetary gear component. Yan. So kung pumasok na yung ganito mga, pwede nyo hugutin ulit mga katropa para ma-check nyo kung pantay-pantay ba yung ano. So ibig sabihin, pag pantay-pantay, ibig sabihin sumagad na sa ilalim. Pag hindi kayo sure. Para lang makasure kayo mga katropa. Nakabit na natin yung ating front planetary gear component. Sunod natin yung C3. Yan, ito yun. So try natin pa ganito mga katropa. Medyo madulas. Dapat sa yung ating C3. So yan mga katropa, ito na yung kanyang servo, so kick down servo.
kabit na natin mga katropa. Yan. So clip lang, so nag DIY lang ako ng bolt para may kalsuan ako rito at madiin ko yung kanyang cover. Tapos ito yung ating snap ring. So diskarte na lang mga katropa kasi wala tayong tools at walang tutulong magdidiin. So diskarte lang. So yun, nakikabit na natin mga katropa yung ating servo dito sa kickdown brake. So ayan. So pwede na natin lagay yung ating differential nang makita natin yung posisyon ng ating transmission. Susunod na natin yung oil pump mga katropa. So ayan, nakabitan natin yung oil pump, nakumpleto na natin. Ilipot, ayan. Tapos yung play nya, ayan naman yung play nya, up and down. So susunod natin yung ating kita natin ang oil pump oil seal. So after nga mga katropa, itetest natin yung ating pressure kung okay ba yung pressure ng ating mga bawat clutches. So gagamit tayo ng air gun. So itetest natin. So unahin natin itong ating kickdown brake. So dito lang yan mga tropa. Yun na yung gagalaw. Sabihin okay yung ating pressure. So next natin yung dito, yung ating brake.
So yung ano yan, yung nasa ilalim ng ano, yung second brake. Yan, tumagal ako. Sabit natin yung ating hand clutch, yung C3. So yung iba nandito, mas malakas yung pressure, so hindi natin matetesting kasi lilipad. Dapat nakasara muna ito bago natin matesting mga drop up. So mga katro, pabago natin ikabit yung bell housing, so sukatin muna natin yung clearance ng ating main drive shaft. So pag nakababa, sukatin din natin. Ayan. So makakasukat tayo na 35, 36, 37. So i-up natin siya. I-up natin. Wala kasi tayong dial gauge katro pa. I-up lang natin. So 38.1. Yan, so 38.1. So kanina 37, ngayon 38.1 pag nakataas. So yung kanyang standard is, so gumamit siya ng dial gauge mga katropa. So yung kanyang standard is 1.81 mm. So pasok pa rin yung ating ating clearance. So 37 tapo, ay 30 ba, 36 ba, 37, 1 point something mm lang naman mga katropa yung kanyang clearance. So pasok pa rin, kaya okay yung ating ano. So yung next natin dito, nakabit na natin yung bell housing mga katropa. So lalagyan muna natin ang gamang katropa. So lalagyan natin ang gamang katropa. Ngayon lalagyan natin dito sa kanyang body. So kabitan natin yung bell body mga katropa. Bago rin yung ating TCM mga katropa. Na-request na natin yan.
So, nakikabit na natin yung balbati mga katropa. Susunod natin yung kanyang crankcase. So yun mga katropa, natapos na natin kabit yung ating ball body, oil pan. Mga katropa, nakompleto na natin yung automatic transmission mga katropa. Yun lang yung process na pag-overhaul ng automatic transmission. Pinakamahalaga yung cleanliness mga katropa pag automatic transmission kasi medyo maselan. Hindi kailangan malinis yung ating parts, saka yung mga housing, basta lahat malinis mga katropa. So pagdating naman sa torque converter mga katropa, yung torque converter natin mga katropa, meron siyang old oil. So itatapon nyo yan mga katropa. Itatapon nyo yan lang is kumbaga i-drain nyo siya. Tapos sasalinan nyo siya hanggang sa mapuno siya mga katropa. Yung pagsasalin ng mga naka-incline, yung pagsasalin sa torque converter ng ATF. So pag itinayo nyo siya ng diretso, lalabas na yung fluid. Ibig sabihin pag lumabas na yung fluid, enough na yung mga katropa, yung ATF. So ganun lang, itatapon nyo yung luma, sasalinan nyo ng bago. Siguro mga more or less 1 liter yung laman mga katropa. Kung kasi hindi natin ma-drain lahat yan mga katropa. Basta yung may tumulo lang na nung pagkatapos nyo na-drain. So yun mga katropa, pagkakas sa torque converter. So yun, gaya nga ng sinabi ko mga katropa, nabuo na natin. So sana nakakuha kayo ng idea kung paano natin na magbuo ng front wheel drive na transmission. So marami naman tayong bibigyan ng mga automatic transmission, rear wheel drive, front wheel drive. So gaya ng sinabi ko, basta't na kabisado nyo na yung isang at alam nyo na yung troubleshooting, madali na lang para sa inyo yung pag-diagnose ng automatic. Bibigyan ko kayo ng tip mga katropa sa pag-diagnose ng automatic. Before nyo galawin, alimbawa yung customer, meron po complaint siya, delay shifting. Before kayo mag-process sa inyong diagnosing, so i-test drive nyo muna mga katropa. Tignan nyo kung kumpleto yung shifting. Once na kumpleto yung shifting at nag-decide na kayo na parang decision nyo ay overhauling, so sliding lang mga ganun, so na-testing nyo kumpleto yung shift. Pagka kumpleto yung shifting, huwag nyo gagalawin muna yung ball body mga katropa. Tanggalin nyo lang, i-overhaul nyo yung loob, tapos ibalik nyo yung lumang ball body. Kasi yung ball body, yung iba, pwede naman natin madukot yan once na may problema. So, yung style ko, ganun mga katropa. Pagka-complete yung shifting, hindi ko muna ginagalaw yung ball body. Hindi ko binubuksan, hindi ko ino-overhaul. Basta alam kong sliding mga katropa yung loob ng transmission. Kung ba, ay re-rebuild lang yung loob. Hindi ko gagalawin yung ball body niyan. So, hayaan ko muna. So, sisiguraduhin ko lang yung loob ng transmission. Pag in-overhaul ko, siguraduhin ko na tama lahat ng piyesa nakakabit. Tama lahat, nasa fit lahat. Kasi standard yung pagkaka-overhaul. Yung hindi ko siya pag-iisipan, yung nagkalik sa o-ring, nagkalik sa mali yung kabit ng maingay sa loob. So yung hindi ko pag-iisipan, kaya kailangan sisiguraduhin natin pag nag-overhaul tayo ng automatic transmission mga katropa. So ngayon, hindi ko nga ginagalaw yung ball body. Pag nagka-problema, saka pa lang ako papasok sa ball body mga katropa. Ganun yung style ko pag-overhaul. Kasi ball body, pagka-complete yung shifting, ibig sabihin medyo okay-okay yung ball body niyan mga katropa. Yan, may delay. Kaya pag decision niya overhaul, so yun muna yung ginagawa ko mga katropa, ganun lang. So yun mga katropa. So yun mga katropa, yung process ng pag-overhaul natin ng automatic transmission.
Nakita nyo naman kung paano natin na binaklas, saka meron tayong content dyan na pagbaklas. So ngayon yung pag assemble ng automatic transmission, palit tayo ng mga clutches, piston, o-ring, yan mga pinalitan natin mga katropa. So syempre nakita nyo naman kung paano natin sinukat-sukat yung mga clutches. So yun mga katropa, siya nga pala shout out sa mga sa mga ibang group member, shout out sa inyo tsaka sa mga admin, shout out, maraming salamat. Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell, hit yung all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga katropa, kasakali makatulong sa inyo balang araw mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.